Buenos dias sa ating lahat mga kabalita at welcome back po sa ating channel. Ang video po natin sa araw nito ay isang coffee maker na mag-ibigan at nakita po natin sunog na sunog. Ano? At ayon pa sa may-ari ay napagawa na po niya sa ibang tech ang unit na ito mga kaibigan. Ano? Ang hindi ko po sigurado dito ay ang nilagay na resistor niyaan sa ating primary. Nagdududa po ako no? Dahil hindi naman tayo masyado expert. Ano? Buti sana kung araw-araw ay ginagawa natin ito, ano? Hindi naman po dahil iba-ibang unit po, ano? Mostly TV po ang ating medyo alam, ano? Ang gamay po natin, mga kaibigan. So dito ay napagtuunan ko ng pansin, ano? Yung pumapasok doon sa ating bridge type diode ay dumaan dito sa isang sa dalawa na naka-parallel, ano? Na resistor mga kaibigan na mataas po ang value. At kapag tinest ko po ang out nito ay naglalabas na lamang po ng 49 volts mga kaibigan. Ayan, dun sa mga master po itong unit na ito, ano, pa-comment na lamang po dyan sa ating iba pa mga kaibigan. So ang nangyayari ay drop, ano, pag walang halos lumalabas doon sa ating bridge type diode mga kaibigan. So wala po akong ibang maisip na solusyon dito, ano, kundi i-convert mga kaibigan. Dahil may filter pagkagaling doon sa bridge type, dumiretso sa ating filter cap, ano, mga kaibigan, na ang value po ay 25 volts mga kaibigan. So sa puntong ito, hindi na po ako masyadong nag-isip, ano, i-try po natin nalagyan ang 12 volts, ano, ang ating unit. Kung mag-on ang ating unit, ano mga kabalita, ayan o, tinanggal ko muna yung ating diode dyan dahil nga po nagdududa po ako sa nilagay po na resistor, ano mga kabalita. Buti sana kung may schematic po tayo. Ayan, so wala na pong connection doon sa primary, ano mga kabalita. Test natin kung ano ang resulta. Alright, here we go. Ito na po, mag-ibigan. So ayan, wala naman pong napansin tayo na umuusok, ano, o pumutok. Siyempre, plug in din po natin ang ating coffee maker na ito mag-ibigan. O ayun, no? May timer na po tayo mga kabalita. Ayan, kita po natin sa ating video, no? Medyo nakakasilaw lamang po. Pero nag-una po ang ating unit, mga kabalita, no? So, iisa lamang po ang ibig sabihin nito. Pwede po ang 12 volts natin, ano, na conversion dito, mga kaibigan. Binutin natin ang ibang buttons, mga kabalita. So, ayos. Pwede po ito, mga kaibigan. Aba yun. At least ay hindi po tayo magpapakahirap, ano, na pag trouble nitong unit na ito dahil napakaliit po ng board. Wala naman ibang pupuntahan ang ating pag-aayos dito kundi dito sa ating 12 volts na ito mga kabalita. Alright, so sana po ay nakapagbahagi po ulit tayo ng isang kapakipakinabang na video sa inyong lahat mga kaibigan, lalo na po doon sa mga beginners po natin, ano. Alright, so kung mahirap pa, subscribe ang ating channel, ano mga kaibigan, dahil bago lamang po kayo ay mangyari lamang po na pakilike ang ating video na ito kung inyo pong naibigan.